Nakita niyo ba yung mama na binasak niya yung bintana? Ganon talaga mangyayari pag galit na galit at tayo paawat, itutuloy talaga yung gagawin niya. Hindi dapat ganon. Pero please continue watching this video at alamin kung ano mangyayari sa kanya at nalaman niyo rin kung ano yung mga hakbang dapat gawin para maiwasan yung mga ganon. What's up guys? Welcome to another Forever Young Inside Vlog. Dito kami ngayon ng wife ko sa mall sa Quezon City. Sineshare ko lang sa kanya itong tungkol sa mga nabasa ko sa internet o napanood ko sa YouTube na ng peace of mind daw natin na hindi dapat maging goal natin sa buhay kundi maging priority. Kasi kung magiging goal natin eh, aantayin pa natin ng isang mga bagay para mangyari bago tayo magkaroon ng peace of mind. So, di ba, kailangan pag nagising natin sa umaga, priority natin, may peace of mind. So, ang mga reaction natin sa mga mangyayari sa mga circumstances, yung magiging maganda, hindi tayo basa-basa ng anong reaction natin. Diba kung minsan tataka yung mga ka-office mate natin na kung magandang state of well-being mo, pagalita nga ng boss, pero maganda reaction mo. I've been winning like I found the perfect cheat code. Social distance shawty, don't get close to people. Had a lot of problems but I couldn't keep them. Kasi yun ang state of mind mo, ang well-being mo. Di ba it makes sense naman na kung talagang ganun ang ano mo, hindi yan mood kundi state of well-being. So yun lang po, thank you po. Sa video clip, yung galit-galit yung lalaki doon na binagsak ang TV tapos tinadya kanya. Ganun ang mangyayari pagka wala kang peace of mind, magulo isip mo. Kaya yun, ganun, madali ka magagalit. Yun, kakos ng sakit yung mga ganyan. Kaya si Edwin, dahil sa pagkikimkim niya ng galit, mga pressured sa trabaho, sa opisina, nagkostuli ng sakit niya. What's up guys? Welcome back. So, napakahirap talaga yung galit na galit ka kasi negative ang mind mo. Nagkukos talaga ng sakit sa katawan natin. Kaya, mas mabuti pa talaga ay iwasan na lang natin yun. Kaya, enjoy na lang tayo. Yun ang mas magandang gawin natin, di ba? Enjoy mo na yan. Sabi nga ng intro ng vlog na to. So, in order to have peace of mind, positivity, and better health, I've been training myself the following. But before that, just a disclaimer. I know where I'd rather be tonight. I know where I'd rather be tonight. Playing with fire with you. Playing with fire with you. I'm tired of being in love and on my own. I'm tired of being in love and all alone. So I'm playing with fire with you. I'm playing with fire with you. Is it true that one could love too? Is it true that a man could love too? Cause I'm not with her, I'm with you.
I'm free from hell. Saka minsan nakikita ko siya, nagme-meditate siya. Dahil pag-gising sa umaga, yung kagad yung una niya ginagawa. The other thing that I do is listen to different kind of music or genre, like this one. Ang isa naman na ginagawa ko ay ang tinatawag na affirmation. So meron ako mga words o sentences na binibigkas ko araw-araw bago matulog at saka before I get out of bed. Kaya ginagawa ko yan, ganyang oras, mga before going to sleep and before getting out of bed. It's because our subconscious mind is receptive to suggestions. Dali niya matanggap o tinatanggap niya ang mga sinasabi natin at sinusunod niya kung ano yung sinasabi natin para gawin niya sa ating body. Yan ang parang ginagawa ng subconscious mind natin. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. And so is family, and so is everyone around me. Worry, I am more close intention, more than you. Thank you. Anim na ginagawa ko yung panunod ng video sa YouTube. Yung mga video na nakaka-blip and inspire sa atin. Kaya para magawasan yung mga negativity natin sa ating buhay. Mga video katulad kinabintino Masaro. One is, I'm not worthy, or I'm not valuable, or I don't have enough. There's lack everywhere. I gotta fend for myself. This is a big, bad, dangerous universe. And I'm a little pawn in display, and I need to defend myself as separate from the whole, and so forth. We have so many thoughts like that, so many lack beliefs. I typically summarize them as lack beliefs. Sometimes I say the only source of suffering is a lack belief. Go to the root of any suffering emotion and you'll find you have some kind of belief that something is lacking or could be lacking, whether it's being alive, existing, fear of death, or the belief that you can't fulfill your dreams. Kasi po, guys, po siya sa mga niyang video, nababawasan niya, sabi ko, yung mga negative sa mind mo, sa pag-iisip. Isa sa mga ginagawa ni Ed, yung pagbabasa ng mga inspiring book. Katulad nitong libro na to, The Power of Positive Prophecy, yan, binabasa ni Ed dyan. Pag ano, minsan pag nasa mall kami, kahit sa bahay, ganun, kinakwentuhan niya ako, kasi nga hindi talaga ako mahilig magbasa. Ito, maraming story. Ito, soul stories. Mga puro positive ang dating. Of course, magkakalimutan na yung ginagawa namin ni Feb.
itong pagbablog. It gives us a sense of purpose. Sabi nga, having a sense of purpose is essential to one's well-being. The beauty of creating blog or content in YouTube like this or making video is that you're able to develop new skills. Hindi mo alam na meron ka palang skills na may magagawa ka pa pala. Katulad to, na-discover ko na hindi ko naman sinasabi na I'm an expert already, magaling. Pero yung bang skills na dine-develop mo, expressing yourself, nandun ang beauty, nandun ang joy of being able to create something. Not just for us, but for everybody, for fun. Hindi lang basta nag-enjoy kami, kundi na-express namin ang sarili namin through creating content in YouTube like this one. So it's fun, enjoyable, and you have a sense of purpose. All three in one. Eka nga. Tumugtog ng piano organ. So just remember, gagaya ng palagi sinasabi namin, bata man o matanda, may ipin o wala, inside, forever young ka. Kaya enjoy na lang kayo, tayo lahat. Let's all have a good time. Hello. Bye for now. Bye.